Magandang araw mga kasama. Mayroon tayong good news ngayon. It is possible. It is feasible. Yan ang tugon ni DPWH Secretary Mark Villar sa lumabas na info and motion graphics at tila virtual tour ng proposed mega project na lalong magpapabilis ng biyahe ng mga taga-South, Panorte at vice versa. Ito ay ang Bataan-Cavite Interlink Bridge. Mayroon pong nilabas na virtual tour ng proyektong ito na ipapakita din po natin sa vlog na ito. Pero bago po ang lahat, inanyayan ko po kayong mag-like, comment, and subscribe at hit ang bell button para updated po kayo pag may bago naman tayong video. Ang Bataan-Cavite Interlink Bridge o tinatawag ding Manila Bay Bridge is a proposed bridge which plans to connect the provinces of Bataan and Cavite. Specifics and characteristics of the bridge. Ang total length po ng bridge ay 32.15 kilometers or 19.98 miles. Ang construction cost po ay nagkakahalaga ng 175.7 billion pesos. Ito po ay ang 2020 estimate. It is a four-lane bridge that will connect the towns of Maribeles, Bataan and Naik, Cavite. History. Noong 1987 pa, nag-propose ang pagkakaroon ng tulay to cross Manila Bay. Ito ay unang pinropose ng nooy SBMA Chairman Felicito Payumo. Sa unang proposal, ang plano dito ay magiging isang bridge tunnel system ito noong early 2000. Two Japanese firms ang nagsubmit ng feasibility studies noon pero hindi pa din natuloy ang proyekto. Noong 2016, na-revive ang plano. Binanggit na ang unang tulay na ito ay magde-decongest ng traffic sa Metro Manila at palalaguin ang ekonomiya ng bansa. Kinumpir pa ito sa Tokyo Bay Aqualine Bridge ng Japan. Banggit pa ni Sir Payumo ang mga commuter galing Cavite at saan mang parte ng South Luzon ay hindi na kailangan pang dumaan ng Metro Manila at particularly sa EDSA para makapunta sa Central Luzon o sa Northern Luzon pag ito ay nagawa na. Sa pagpasok ng taong ito, 2020 ay inaprubahan na ng National Economic and Development Authority o ng NEDA ang proyektong ito na may budget na 175.7 billion pesos. Ang implementasyon at paggawa ng proyekto ay inaasahang tatagal na hanggang 6 na taon. At ngayon lang, October 2020, the DBWH signed a $59 million engineering design contract awarded to the joint ventures ng ilang US at Korean engineering consultants para sa disenyo at feasibility study ng proyektong ito. Para mas lalo pa po natin maintindihan, ito na po ang InfoMotion Graphics o Virtual Tour ng proposed Bataan-Cavite Interlink Bridge. We'll be right back.
So yun mga kasama, napanood na natin ang InfoMotion Graphics o Virtual 2 ng proposed Bataan Cavite Interlink Bridge. So kayo po, ano pong masasabi nyo sa proyektong ito? Kaabang-abang ba at malaking tulong ba para sa ating ekonomiya? So mga kasama, kung nagustuhan nyo po itong video, hindihan nyo ako po mag-like, comment, and subscribe. Hit yung notification bell para updated po kayo pag may bagong tayong video. Maraming salamat po. Keep safe. Tiwalat mo na sakit. And see you po sa next vlog update mga kasama.